10 a.m. The Voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The Voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Hatid namin ang samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang mga usapin at tanong tungkol sa batas. Punong-puno ng eksklusibo at may init na impormasyon. Ito ang Buhay at Batas. Kasama si Atty. Nikki at Atty. Karlo Nicolas, samahan silang sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa batas, nagbibigay suhestyon at kakibat sa bawat mukha ng buhay. Buhay at Batas. Tuwing Martes ng hapon, dito lang sa DZRJ, 8:10 a.m., ang Radyo Bandido. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanid ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ako po si Atty. Nikki de Vega. At ako naman po si Atty. Karlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Wow! Welcome po sa show, September 4. Oo, at pa-Christmas na. Ito ang ating first show for the month of September. At tama-tama dahil magkakaroon tayo ng masayang diskusyon. Mm-hmm. At sa mga nanonood po, actually pwede nyo kaming mapanood live, hindi lang po kami pang radyo. Mapapanood nyo po kami live sa Facebook pages ng DZRJ 810 AM or Ang Buhay at Batas para makita nyo ang gandang lalaki ng aming guest ngayong araw. Mm-hmm. Kung gusto nyo rin lumahok, maaari kayong tumawag sa 895-4460 or 897-8374. And of course, Atty. Karlo, we are inviting them to visit our Facebook page, Ang Buhay at Batas. No, kasi maaari po kayong mag-PM or mag-post message doon ng inyong katanungan para sa amin. Habang kami nagsasagot, pwede rin kayong magtanong at susubukan naming sagutin yung inyong katanungan. So, bago po tayo magtungo sa ating guest, papasahin po natin, meron po tayong letter sender dito. Actually, PM sender. Ano ba ang tawag? Obvious sa matanda, letter sender. Okay. Good day po. Ako po si Sarah, live-in partner na may-ari ng account na to. May problema po kasi kami. Meron pong sariling bukid ang nanay ng live-in partner ko. At pinayagan niya kami na may tanim ng sibuyas dito dahil po malaki ang gastos, mga 15,000 till makaani. Nag-finance po ako, gamit ko ang sarili kong pera at ipon nung panahon na di pa kami nagsasama ng living ko. At wala din siyang work, kundi katulong lang sa pagtatanim sa bukid ng kanyang nanay. Ngayon ang anihan, nag-usap silang ng nanay niya, nahihiram ng pera sa amin ng 15,000 dahil nakasanla daw yung bukid na siyang tinataniman namin ngayon. So pinahiram ko ang nanay niya na nasabing halaga at ngayon, palagi kaming ginugulo after ng pahiramin ko siya. At madalas niya akong inaaway at pinagsasabihan ng mga libelous na mga words. Then lagi din akong pinalalayas at tatangkang sasaktan kapag ako ay nangangatwiran dahil sa kanyang ginagawa sa amin, pati ang live-in partner ko na anak niya ay sinaktan din niya hanggang binabato at hinahampas ng matitigas na bagay. Kung sakit niya. Oo nga eh. Ngayon ang sinisingil ko na siya sa hiram niya, hindi daw niya ako babayaran dahil bukid daw niya yung tinataniman namin at may dapat bang isang pangkaso sa nanay ng living partner ko? At pinapalabas pa nitong sa bukid niya di niya ako binabayaran dahil bukid niya yon.
labo na sinusuot ni Sarah. Sandali. Okay. Salamat po. Bukod po pala dyan, dito kami nakatira sa bahay na punta ng magulang. Kasal sila at hihiti mong anak ang live-in partner ko. At yun nga po, lagi po sinasabihan ng live-in partner ko na lumayas at wala daw karapatan sa mga pundar ng mag-asawa o magulang niya. May karapatan po bang mawala ng karapatan ang live-in ko sa ari-arian nila na anak nila sa panahon ng kinasal mga magulang niya? Sana po ay matulungan niyo kami. So, Sarah, ganito yan. Okay, ang hirap ng problema niya. Inaaway siya ng... Okay. Regarding una muna sa utang na 15,000 sa iyo ng yung nanay ng living partner mo. Utang yan. Utang. Maari kang maghabla dyan. Actually nga, small claims. Ang kagandahan nga, small claims. Meron na tayong proseso ng small claims. Hindi nyo na kailangan ng abogado. Oo, checklist lang yon. Magpunta lang kayo sa pinakamalapit na Metropolitan Trial Court or Municipal Trial Court kung saan kayo naninirahan at meron dang tutulong sa inyo sa Office of the Executive Clerk of Court. Pero bago siya mag-demanda, Attorney Carlo, magsulat ka muna ng demand letter. Oh, meron kasing checklist na ibibigay sa'yo. At isa sa mga requirements na hihingin sa'yo para makompleto mo yung checklist niyon ay demand letter. Okay, so ano yun mo muna yun? Sulatan mo. Sa issue naman na kung may karapatan ba ang live-in partner mo doon sa magulang niya, sa ari-arian, ganito kasi yan, buhay pa kasi yung magulang niya. So yung ang magulang ng live-in partner mo, kayang gawin kahit anong gusto niyang gawin sa property pwedeng niya. Pwedeng waldasin, pwedeng isuka, sa kanila yun isanla. Eh. Magkakaroon lang ng karapatan yan, di ba? Pagka sumabilang buhay na, ika nga, ang kanyang nanay, saka na yun, may transmission of rights, no? True succession ang tawag. Ang tawag kasi nun sa karapatan ng anak sa kanyang magulang ay right in expectancy. Anong ibig sabihin nun? Hinihintay mo pang magbunga o maging hinog yung karapatan. At mangyayari ngayon, lang yon pag napatay na. Pero ngayon, hilaw pa ang karapatan, hindi pa siya pwedeng kunin kasi hindi pa nga hinog. Ayan, okay. So, nako, Sarah, sana maayos na yung problema meron mo dyan. Meron pa yung pananakit, yung ano. Yung, iban, physical injuries pwede mong idemanda. Lalo na yung pag-skandalo. Alam yun naman kasi sa, minsan dahil close kayo na niran sa isang bahay, nagkakaroon ng sama ng loob. Yung nga lang kasi, merong hangganan na pinapayagan ng batas. Pero hindi naman pwede na makipag-ano, yung ano mo yung skandalo yung kasalabas. Pero naman, Attorney Carlo, kasi syempre, alam naman natin, hindi naman madaling mag-demanda kung sa loob ng pamilya or ano. Lalo na pinag-uusapan, close relative. In this case, parang... Pero ang sama naman ugali ng nanay, no? Yung hinahampas daw siya ng mga mas matitigas na bag. Diyos ko, puti, hindi mo napatula, no? But anyway, sige, baka kung ano pang mabigay kong advice kay Sarah, hanggang legal na lang po ang advice namin. Alright, so sa mga kaka-tune in ngayon, meron po tayong guest, no? Meron talaga tayong guest ngayon. Masaya maging diskusyon natin. Ang guest po natin ay isang batikang host, singer, komedyante, finally siya ng Philippines Got Talent noong I think 2010. Tama research mo. Siyempre. At naku mamay, alam niyo ba, he has it all. Alam niyo ba to ay graduate ng molecular biology course sa University of the Philippines, Eskola ng Bayan, at alam niyo po yung kursong yun, Ekota course. Tingin ko yun yung pinakamahirap na technical na kurso sa UP Diliman. Pinakamatalino, doon nakapasok. At nako, syempre kung naka-tune in kayo, machong macho, no? Sayang hindi maka-close up sa kanyang mga muscle. Sabi kasi ni Attorney Nikki, magano'y mag-sando. Nahiya ay mag-sando. Okay, welcome to the show, Mr. Richard Villanueva. Wow, thank you very much, Attorney Nikki, Attorney Carlo, and thank you very much for having me here. Nako, first time ko to, ha? So, talaga. In a way, parang kinakabahan ako. Parang first time ako. Nung sinamong batikan, parang nung ka-ish ko si Kuya Germ. Diba? So, virgin ka pa sa radyo. Oo, virgin pa sa radyo. Pwede na. Anyway, tanghaling tapat. So, simulan natin, Richard, kasi syempre, marami tayong listeners na gusto rin tahaki ng tinatahak mo landas or matuto kung paano. But paano ka ba napasok sa hosting? Well, yung mga nag-iisip na tahaki yung landas na pinupuntahan ko ngayon, wag na. Kalaban pa yun eh. Kailangan dito syempre, first of all, in order for you to be a good host, you should know your audience. Yun yung number one. Okay. You should know your audience kasi minsan ang audience mo bakya. Oo. Minsan ang audience mo ay medyo high-end. Ayun, So dapat you should study first kung ano yung audience mo. Tapos from there,
kaya aralin mo kung ano yung mga nakakapagpasaya sa kanila. Kunyari, pag mga doctors, mag-sip ka ng mga jokes na mga makaka-relate yung mga doctors without insulting their sensibilities. Oo. Mm-hmm. Yung mga pangmasa naman, medyo madali yan kasi parang anything under the sun, ma-appreciate nila. Madaling pasayahin. Mas madali pasayahin ng masa kaysa ang corporate na oo, yung mga pagod na pagod sa trabaho. Ang seryoso. Diba? May deadline. Mainit ang ulo. Tsaka mataas ang expectations nila. Pero nabanggit mo nga, no? Dapat alamin. So matrabaho siya. Ibig sabihin, hindi pwede ba gusto mo maging host, wala lang, tatapa ka lang sa entablado. May pag-aaral na ginagawa. May preparasyon. Mayroon talagang pag-aaral. Yan. Talagang kaya ako, every time I do a hosting event, I always ask for the demographics ng audience. Okay. Tapos, secondly, nagpapahingi ako ng program, ng program flow. Tapos from there, I build up my spiel from the program flow. At saka doon, sa sinabi ko nga, yung intellectual capacity ng mga taong manonood sa iyo. Oh, buti din take into consideration mo. Of kasi course. Iba parang one size fits all. Ay, hindi pwede. Pati yung lineup ng mga sasabihin, Like yung mga jokes na pwede mong, sorry ha, no offensement ha, na gagawin mo sa blue collar job, hindi pa sa mga attorney, hindi pwede yun. Baka iba na offend, di ba? Oh. Conservative, ganyan. Yes. Oh. Pero paano ka napasok? Eh, di ba molecular biology? Science ka. Para sa kalaman ho na lahat ang molecular biology of biotechnology of MBBI genetic engineering ho yan. Yes. Atoms, molecules. Eh, di ba dapat nasa laboratory ka ngayon? Parang lab na rin naman ang stage, Carlos attorney. Talagang parang you always experiment every time you're on stage. Hit and miss yan eh. Hit and miss. Attorney. Hindi katulad ng law na talaga may specific guideline. Meron ka susundan. Ito hindi. Hit and miss ang pagpapatawa. Oh. Depende yan sa mood ng audience mo. Tama. Depende yan sa intellectual capacity ng audience mo. Saka depende yan kung anong nararamdaman nila at that very moment. Pero yun nga eh, no? Hindi ba mahirap? Kasi sabi nga, marami dyan takot sa entablado, sa stage. Mm-hmm. Ikaw ba talagang mahal na mahal mo na yung stage? Parang at home na at home ka? Hindi ka na sa stage fright? Nakakatakot talaga eh, pero kailangan kumita ng pera. Anong takot-takot? Kailangan ng pambili ng pagkain. Kailangan harapin mo yung fears mo. Kasi pero doon ka kumikita ng pera. So it's a matter of mind conditioning. Pero kinakabahan ka pa rin ba? Of course. Every time. Kasi parang iba, akala ng mga tao, parang, ay, wala na, wala na lang, parang, di ba? Kasi ang glamoroso tingnan ng isang host, lalo na isang comedian. Na parang, at saka pag napanood mo sa stage, very confident. Oo, parang kontroladong-kontrolado na yung tawa at yung halakak ng kada tao doon. Yung pala eh, nanginginig na pala yung kamay sa isang bala. You are very right. Parang umaarte ka rin dyan every time you go up on stage. Especially kapag yung mga audience mo intimidating. Like I told you a while ago, recently I hosted the birthday of Mother Lily. Tatlong presidente ang nandoon. Wow. Diba? Andun si Henry C. Lahat ng mga artista nandoon. So, your trabaho is to lead. Being tama. The host. So, hindi ka pwedeng kasi nakatingin lahat sa'yo eh. Hindi ka pwedeng ma-intimidate sa status ng mga tao. Oh my God, don't tell. Nag-joke-joke. Ginoke mo sila. Sure. Na-imagine ko. Si Mother Lily nga sumayaw, opening number eh. O, diba? Kasi na-imagine ko pa. Pag ginoke mo yung presidente, baka biglang pakulong. Baka chubihin. Paglabas mo pala, inabangan ka na sa kanto. Bumulwa ka na tumugo mo dun sa entablado. As you said, nininervyos ka rin. So, paano mo in-overcome yung stage fright? Mahalaga to, yung point na to. Kasi marami dyan nakikinig sa atin. Okay. I'm sure nararamdaman nila yung stage fright. Ano bang mga techniques? First of all, yung pag-overcome ng fear, it takes practice. Okay. Hindi yan immediately pag sumpa mo ng stage, wala ka na agad na stage fright. Mm-mm. Yung nabibuild up yung confidence mo as you go along. Ah. Paano practice? How do you practice? Harapan ng salamin? Or... Ayun, gano'n. Ipa-practice ka salamin. First of all, you must be ready. Katulad nga nung sinabi ko, you must be ready. Mm-hmm. Materials wise, audience. Mm-hmm. Hindi pwedeng sasampa ka doon na tsaka mo palang alamin, ay, mga attorney pala itong kaharap ko. Doctor pala itong kaharap ko. So, yung confidence mo comes from your being ready. Okay. Mm-hmm. Oo. Okay. Iba talaga pag handa ka. Madali na yan. Oo. It will come out...
naturally. Kwento mo nga sa akin, naalala mo ba yung first hosting gig mo? Oo. At successful ba siya o palpak o may tumawa ba? Palpak. Anong, naalala mo yung experience palpak mo? Kasi lahat tayo may mga first time palpak eh. Palpak. Sobrang palpak. Actually, attorney, I started as a singer. Okay, ayan. Tapos yung manager ni Nora Honor before, si Tito Boy Palma, sa Malapit na Wadid, Suna. Sabi niya, bakit ka kumakanta lang ng kumakanta? Okay niya yung pagkanta mo. Maraming market ngayon for hosts. Oo. Because ang dami-daming singers. Kailan ba yung mga 90s ba yan? 90s ito. Mga 1992, 93. Okay. Okay. Yan. Oo. Nakagraduate na ako. Tapos na ako mag-aral niyan. Wow. Ito na yung rumarampa na ako. Rumarampa ka na. hindi ko matanggap na hindi na-introduce ang genetic engineering. Kami magalit sa akin. So anyway, ayun. Yung nga nung nag-start na ako, sabi nga nung manager ni Nora Honor, si Boy Palma, mag-host ka. Sayang naman, marunong ka mag-English, marunong ka mag-Tagalog, marunong ka na makipag-communicate. Hindi naman pwedeng kanta ka lang ng kanta habang buhay. Oo nga, diba? Naman. Mm-hmm. Tsaka makakadaya ka sa pagod pag nag-host ka. Kasi salita ka lang ng salita, dire-diretso lang yun. Tama. Oo yun. Tapos yung first hosting ko in a sing-along bar, okay, music box ito. Mm-hmm. Nung araw na yun, attorney, ewan ko kung buhay na kayo. Walang kalaban ng music box. Music box is the only sing-along bar tsaka ang library. Eh magkalayo ang library. Ang music box nasa Quezon City, ang library nasa Maynila. Okay. So, lahat ng mga tao, nakaipon lahat doon. Wala pang pension, wala pang lifeline, wala pang ganyan. Nandoon lahat. Nung kasinalang agad? 7 p.m. may pila na sa labas ng bar. Wow. Okay. Ganon, attorney. Ganon. Ng tao doon sa first Yes. Ang mga sikat doon, si Alan Kay, si I.I., si Ernel. Doon ang galing. Okay. No, si Alan Kay sa library. Okay. Si Ernel, saka si I.I. sa music box. Mm-hmm. Tapos, sinalang ako. Parang front act ka. Sige. Ano ginawa? Pangit, walang natuwa. Yung parang Siyempre, pag first time talaga, di ba parang, ang hirap pa man din, ano mo yung reaction mo, yung joke mo, medyo. Hindi nga ako makapag-joke, attorney. Salita lang ako ng salita. Oh. Next song is, ganyan talaga. Ah, gumagano. parang sa SM lang yung, nung mga size na sapato, sinasabi mo. Ganon. So talagang hindi. Kaya ko rin tinanong kasi syempre para malaman ng mga listeners natin at tagapanood na kasi paminsan pag nadadapa ang tao ayaw na tumayo ulit. Mm-hmm. Diba? Yes. Parang akala nila pag pumalpak ang isang hosting gig nila hindi na para sa kanila yung career na yon. Ang masasuggest ko lang sa kanila that should serve as a challenge. Mm-hmm. Hindi yung pag nadapa ka madadapa ka na lang, hindi ka na babangon, bangon. Oo nga. Mm-hmm. Tapos, learn from your mistakes. Hindi, ang pangit naman, bumangon ka nga, tapos you will commit the same mistake next time na bumalik ka. Oo, tama. Kaya doon ko na-realize na kailangan magplano ka. Mm-hmm. You must be ready. So, yung unang salang mo, hindi ka nag-prepare yung mga kanta lang siguro, alam mo, yung sequence sa program. Tama. Pero hindi mo inalam yung audience mo. Hindi. So, tumayo ka lang doon. Tumayo lang ako doon. Akala ko, kaya ko na. Hindi pala kaya. Hindi pala, oo. But, na-mention mo nga, bago ka naging host, singer ka. Singer. So, paano ka nga napasok sa pagiging singer? Sa pagiging singer, naku, nakakatawa yung story niya. Oo, sige. Kasi may mayamang kaming lola. Okay. May mayamang lola. Mayamang lola talaga. Eh, kasi we started, we were poor. Siyempre, alam mo naman, meron kaming lola na taga Forbes Park siya. Okay. Every Christmas, lahat ng mga relatives nagpupuntahan doon para siya maghingi ng aginaldo. Oh. Mas well off eh. Yes. So, ang ginagawa nitong lola kong to, pinapaglaban-laban yung mga magkakamag-anak. Kailangan may kumunta dito sa inyo. Ah, may ganun. Pinahihirapan bago bigyan ang aginaldo. Hindi, alam mo, nagtitrip. Nagtitrip. O kung doon sa lola ko ngayon. yung mananalo yung pinakamalaking aginaldo. Yes, ayun. Yun, so parang... Naingganyo ka doon? Naingganyo, nagpe-prepare ako doon. Bata ka pala, mukhang pera ka na. Oo. Hindi ko nga alam bakit ganun. Motivation. Ayaw ko kasing maghirap. Kasi pagpusipag ka, hindi ka nang magiging mahirap eh. So, nagplano kung paano maging maangat yung buhay namin. Oo. Yun. So, so kumakanta ka noon? Kumakanta kami. I think, nasa mga 8 to 12 years old. Ah, okay. Tapos pagdating ng mga 12, syempre medyo high school ka na. Nahiya na kami pumunta. Ah, okay. Nahiya na. Nung high school naman ako,
I came from a science school, Manila Science. Mm-hmm. Nag-glee club naman ako. Ayan, okay. At doon talagang, ano, doon na nag-start talaga yung pagkanta. Tapos masali ka pa ng mga contest. Alam mo kasi nung panahon natin, usong mga singing contest. Marami yan, lahat sa barangay, sa ano. Sumasali ka ba? Alam mo, actually, hindi. Never ako nagkaroon sumali, attorney. The first competition I ever joined in was Fe Espanlillo Scholarship Grant. Ano yun? It was in 1993. This is a singing competition for OPM singers. Okay. Mm-hmm. Si Fe Espanlillo, the jeweler, the philanthropist. Okay. Dead song na rin siya. Mm-hmm. Namatay na rin si Ma'am Fe. Kami yung last batch ng Fe Espanlillo. So this is a singing competition for professional singers. Okay. Okay. Third place ako doon. Oh. Nung third place ka doon. Anong piyesa mo? I've never lost a love that I have given you. Kailangan OPM song. Martin Rivera ba yun? Kasi ang version na kinanta ko, version ng Tax, pero kay Rick Segreto yata. Rick Segreto yata. Ayun. Maganda. Pero inareglo yun na parang ano, na parang ethnic. May mga tanganang, may mga ganyan, may mga kawayan. Ryan Kayagyab yata nag-areglo noon. So ano, professional? Kung kailan professional ka na? Yes. Pero paano ka naging professional? Paano ka na-discover? Paano ka naging professional singer? Yun na. Yung patambay-tambay ko sa music box, doon ako nag-start maging professional singer. Kinuha nila ako as a singer, tapos eventually as a host. Ah, so ganun lang? Tumatambay-tambay ka? Tapos nagkaroon ako ng band. Sikat yung band ko, si Mr. RJ, nakaka-back-to-back ko yun sa Hard Rock before. Ano kami, banda ka rin noon? Oh, ang pangalan ng band ko, Rated R. Rated R. Kasi Rated. Richard, ako lang, nagpa-prime time ako. Lang. Lagi lang kung may front act na ba? Tsaka meron ako lang. Kasi ako lang yung comedian doon. Dito sa Strums El Pueblo, tsaka Strums dyan sa... Mga Strums yung mga... El Pueblo, di ba? Ratsky Malate, Ratsky Morato. May Ratsky pa ba? May Unglo, no? Di ba? Yun yung mga lugar dati, nakaka-miss naman. Mga time natin, di ba? So yung pala... Si attorney kasi mukhang bata eh. Isang taon lang naman tanda ko dyan. Mukhang bata lang yan. Nais ko lang batiin na si Gemma Kumwes, sabi niya hello. Si Jaysar Lorena, sabi niya Ivo Richard Villanueva. Hello, hi Jemwell. Ayan, si Lemor Bercades. Love you, Sir Richard Villanueva. Si Jemwell Salterio. Hello, si Jemwell Salterio, attorney. Hindi ko fan yan. Ano yan? Yan ang nagpasikat kay Nina, si Jemwell Salterio. Number one PR yan. Tapos hawak niya ngayon yung ano, yung TNT Boys. Yung mga... Yung huli na tayo sa natin sabihin yung kalabang station. Yung nanalo sa Your Face Sounds Familiar. Ay, Kids. Ay, mga gano'n. Okay. Yan si Gemmo Salterio. Aba, sige, baka pwede mo kami. Very supportive, ah. Itong si Marites Quisha naman, yan ang may hawak ng lahat ng mga pure gold na tawag dito, events. Ayan. Ako baka... Mga boss yung nanonood sa atin ngayon, nakakatawa. Mas malaki ang pera showbiz, huwag na tayo mag-abogado. Baka pwede i-manage nyo kami. Ano ba pwede namin gawin dyan? Sabi ko ano sa kaibigan ko, sa anak niya, alam mo, maganda yung anak mo. Pag gawin mo ano, gawin mo sa showbiz, pag artista yung gawin siya. Mas maraming pera kaysa sa pag-abogado. Uy, hindi lang pumunta ng hearing. Pero attorney, ha? Ah, ganun. Bakit si Sai sa YouTube, di ba? Ay, iba naman yun. Yung mga YouTube-YouTuber na mga ano. Gentleman na lang, di ba? Oo, ibang klase na yun. At sabi rin ni Karlo Neri, iba ka talaga. Yan si Karlo Neri naman na yan, attorney. Mm-hmm. Yan ang owner ng Yugoni. Mm-hmm. Yung gumagawa ng mga personalized cakes. Ayan. Oh, at yung Alex Garcia, Idol Richard. Hi, brother! Ang yaman ng mga kaibigan mo. Oh, diba? Ano ba talaga ang mayaman ng kaibigan? You know, kasi meron kami in-interview dati dito na how to create money, diba? Mm. Ang sabi raw niya, yung iyong magiging kapalaran or pera mo is a sum total of your five na kasama mo palagi na kaibigan. Mm-hmm. Yes. Add mo raw yung mga income niya, diba? Nila divided by five, yun rin ang income mo. Ako, so, sumama ka sa mayayaman. Alam mo, barkadahin natin si Marites Quisha. Oh, ayan. Yun na sabi. Okay. At si Darwin Alvarez, sabi niya, Chart, shout out. And hey, shout out. Naging part din kami ng Rated R. Yes, yun yung banda ko. Diba? Talagang... Mga nung araw, talagang... Sikat kami talaga nung araw, talaga, attorney. Lahat ng corporate events, modesty aside. Oo. Meron kaming morning, meron kaming afternoon, meron kaming evening. Malagang lagari. Malagaring schedule. We have to turn down some shows dahil kasi hindi na talaga namin kaya. Nagkakasakit na kami. Physically, ano? Buti na lang. I'm sure ang dami mga babaeng naghahabol sa'yo. Oo nga. Habol lang sila ng habol. Pero iba yung nahabol ko.
Ako baka may nakikinig ko kung mag-anak. O yung batchmate ko from Manila Science High School. Ayan o, Alex Garcia daw. Masaya 88, proud of you. Ito naman, this Alex Garcia happens to be the ating Jet Li ng Pilipinas. Jet Li? Yeah, siya yung nung time na siya yung nag-revolutionize sa mga karakarate sa Pilipinas. Kaya talaga, kayong mga science high school, ba't nawala yung mga science? Wala ba? Pero nag-pioneers naman Alex, sa ibang mga fields. Yes. Mm-hmm. Although most of us are doctors, nakita, may mga pedia, may mga onko. So hindi na ang hulugan na dahil nanggaling kasi isang science background or science school, yes, hindi ka mapupunta sa showbiz kasi It's every man's playing and woman's playing field. FYI, si Carminia, may pakirilyawan nga ako si Carmina Villaruel? No. Yeah, may batchmate kang Carmina na. Carmina, yes, na naging artista. Sikat siya. Baka naman elementary pa ako noon. Sino ba yan? Batchmates, pakitulungan nga ako. Sino ba yung 70s pa yan? Hindi. Ka-age natin. Ka-age ko pala. Ayan. Sa dami na ito. Nagkakasakit na raw kayo, sabi ni Darwin. Si Carmina Gutierrez. Carmina Gutierrez! Sabi daw. Sino nga ba si Carmina Gutierrez? Si... Ano yung artista siya? Real name niya. Yeah. Screen name. May screen name siya. Oh, pero she's sikat. Okay. I forgot lang kung anong screen name niya. No. Ikaw hindi ka gumagamit ng screen name. Wala. Talagang sa bagay, Richard Villanueva. Mm-hmm. Talagang anong-ano. Kaya hindi ako pwede masyado magagamit tatay ko. Kaya namatayan na nga eh. Kaya nga. Ano nga bang, si Chinchin Gutierrez. Ah, siya yun! Yes! Ayun, kita mo, buti na may mga sumusunod ng mga bashmate ko. Si Chinchin Gutierrez, yes. Naklase nyo sa? Manila Science. Manila Science. Matalino pala yun. Very intelligent, very pretty. Crush ng bayan niya nung araw. Oh. Lahat yata from first to fourth year, pinagnanasahan niya si Carmen. Alam mo kasi, sorry sa bias, pero paminsan di ba may bias yung tao? Pag artista, usually, hindi ganun ka-smart. Kasi pantay ang Diyos eh. Alam nga naman lahat na nasa'yo. Oh. Pero kay Richard, lahat na nasa'yo. Yeah. Talino, di ba? Hindi, iba dito ginawa. Man-made. Okay na rin. Uy, thank you very much pala to my doctors. Paano mababawal? Oh, sige na, batiin mo yung mga doktor mo. Ang aking veneer, si Dr. Annalisa Boras of Swiss Dental. Kaya pa lang puti-puti. Nasisilaw ako dito. Nasisilaw ko sa ngipin mo. Tapos aking skincare naman, si Murato, Dr. Lani Murato, and Dr. Ronald Ibanez. Ayan. Iba talaga. Punta tayo doon. Pag-artista ka, lahat alaga. Thank you. Kailangan eh. You have to really work out, maintain mga ganyan, yourself. Mga ano. Ako lang, I'd like to change one suit para sa aking skin care. Tuloy nga lang sinasabi mo sa mga viewers mo, attorney, akala nila madali. Yun nga na wala kang preparation. Pero, you know, you need to work out. O sige, run us through your life. Ay, mamaya na dahil magbe-break time tayo. Okay. Kailangan mag-break time muna tayo. At bago mag-break, sabi ni June Gray de Castro Jr., hi, Kuya Richard. Hi! Ayan, at our friends from, ano yan, si, anong hotel ito? Ay, nakatanga-tanga ako. Tumatanda ka na, Richard. Pero bago yun, anak ko, magbabalik po tayo. Magbe-break lang, babalik po ang Buhay at Batas. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. President Trump attacked his own attorney general on Twitter Monday. Associated Press correspondent Ed Donahue reports. The president is suggesting the Justice Department put Republicans in jeopardy ahead of the midterms, with recent indictments of GOP Congressman Chris Collins from New York and Duncan Hunter from California. The president described the two as very popular and said two easy wins now in doubt because there is not enough time. He ended with, good job, Jeff. President Trump did not address the charges against the congressman, just the politics. Collins is accused of insider trading, Hunter with spending campaign money for personal expenses. Ed Donahue, Washington. President Trump attacked the head of the largest federation of unions in America on Monday. AFL-CIO President Richard Trumka had criticized the president's trade policies. On Twitter, Trump said some of the things Trumka said were so against the working men and women of our country that it's easy to see why unions are doing poorly. You can find more on these and other late-breaking and developing stories from around the world around the clock at voanews.com and on the VOA News mobile app.
I'm Christopher Cruz, VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Welcome back po. Nagbabalik ang buhay at batas. Ako si Atty. Nikki de Vega. At ako naman po si Atty. Karlo Nicolas. At sa mga kakatuning lang po, may guest po tayo, special guest natin, isang host, singer, at veterano komedyante, Mr. Richard Villanueva. Ako yung veterano, parang vodabil. Pero tanda-tanda. Ibig sabihin na sign of expertise, di ba? Sige. Ayan. At, parang nalinlang mo ko dyan. At nais ko yung batiin si Bernadette Kiambao. Ay, tita Ate Bernadette. Mm-mm. Ayan, sige. Yung mga friends, magkikwento na sila sa ating Facebook. Ano? Mamaya na kayo magkwentuhan. Oo nga pala. Okay. Anyway, so, ito nabanggit mo nga. So, singer ka. Na-discover ka yung, sabi mo, matambay ka lang dun sa music box. Yes. Tapos dun ka na, nagsimulang kumanta. Yep. Ano yun? Parang merong producer? Nakita ka? No. Nag-jam in ka lang habang may session staff. Ang music box kasi, attorney, it's a sing-along bar. Oh. Mm-hmm. So, nung time na yon ang mga sing-along bar, sobrang sikat na pinupuntahan talaga ng mga tao yan. Okay. It doesn't matter whether you're rich or you're poor, talaga nakikipila yan lahat sa mga sing-along bar. Yun yung hype ng ano eh. Yun yung kasi yung mga millennial na nanonood ngayon. Meron po dati tawag sing-along bar. Sing-along bar. Ngayon kasi mga KTV room na eh, yung kayo-kayo na kayo, lang. Private. Dati, parang kakanta ka on stage, tama ba? Natawagin ka? I-interviewin ka. Talagang, so, parang shining moment mo to. Star ka for about 5 minutes. Tapos okrayin ka pagkatapos. Okrayin ka. Totoo, hindi. Okrayin ka before ka kumanta or tsaka after, pagpangit. Okay. Tapos, parang feather in your cap kapag nag-more yung mga tao. Ah, ganun. Kasi itong mga taong to, ang dami-dami nila, pero lahat dyan, nag-iintay ng turn nila para kumanta. Para mag-shine. Ganun. So, masakit sa loob nila na kunyari, kumanta ka tapos nag-more sila sa'yo. Okay, oo. So, talagang yung pag-more nila, talagang... Naubos yung oras nilang kinukuha. Oo. Alam mo, believe it or not, kasi pupunta rin ako sa mga sing-along bar niyan, natatakot akong kumanta. Hindi na. Hindi ako umaakit. Oh. Ano, so, doon makikita na parang kahit na nakita niyo makapalang mukha ako dito. Pagdating sa ganyang mga entablado. Umaatras si Atty. Ako naman umaatras dyan. Oy, pero Atty. Carla, naging co-host ko na si Atty. Nikki sa isang event. Ang galing niya. Nako. Ang ganda ng repartee niya, repartee namin kasi nakakasalo siya. Yung, alam mo yung, alam mo talagang, sanay siya. Oo. Mm-hmm. Eh, alam mo yung kasi parehas. Umani tayo ng tagumpay na, di ba? Parehas kasi tayo, ano, matalino, kaya nagkakasundo tayo. Sino ba itong Bernadette Kiambao? Ang gwapo mo raw. Si Bernadette Kiambao, yan ang may-ari ng ano, attorney ng mga... Ayan naman. Ayan ka na naman! Hoy, nagda-drugs ka ba? Bakit ko hindi ka nakakaalala? Anyway. Yung mga power amulets, yung mga ginagamit ng mga semen. Ng ano? Ano nga ba doon? Anting-anting? Hindi. Magnetic. Crystal? May mga magnetic powers yung kanilang mga... Ate Bernadette, anong tawag doon? Yung mga bracelet. Yes, something like that. Susunod ako dati yan. Pati sa ano? Yung kesyo fight. Yung mga gagaling-galing ka. Pati sa necklace. Mm-hmm. Ah, okay. Kasi sa tagal na namin nagsasama. Ayan. Ayan, si Leo de los Reyes. Bati po si Richard. Ako naman. Oo, oh, dami mo talagang mga... Yan si Leo de los Reyes naman yan. Isa sa mga pinakamahusay na pianista sa buong Pilipinas. Wow. Bira ka na makahanap ng ganyan. Pianista kasi mga tao, computer na nang gumagawa ng music. Wala yung old style talagang piano. Lahat ng mga major events ng dito sa mga corporate events, yan ang lagi tumutugtog. Yung si Leo de los Reyes na yan. Grabe. Pero aliliit ng bias niya. Parang tanki lang ng gasol yan. Ganyan. Pero ganun? Pag-umanyan niya. Ay, nako. Diyos ko. Dami sigurong girlfriend yan. Hindi, may asawa na yan. Tsaka naka-online, nakanta. Ay, naka-live tayo. Okay. Sige, going back, no, syempre curious kami sa buhay mo. Okay. Sa pag-host, pagiging komedyante, mahirap bang magpatawa ng tao? Actually, mahirap. Napakahirap. You have to know your boundaries.
kasi minsan, yun nga eh, oo, diba? You have to know your boundaries. Parang katulad nga na sinabi ko kanina, it's always hit and miss. Okay. Oh, wala talagang specific formula ng pagpapatawa. And sometimes, when you go overboard, you tend to offend people. Ito, meron ka na bang offend? At meron ba inaway ka? Or hinamon ka na, uy, ay, wala. Wala namang ganun. Wala namang ganun. Kasi naman, hindi naman ko yung sobrang... Kasi di ba may iba? I know. Oh. Hindi naman tayo yung sobrang, hindi ako nagbumura sa stage, hindi ako nag-ano. Oo. Oh. May hindi nga. Oo. Kasi nga, na-plan ko na ang gusto kong maging niche is corporate events. Oo. Mm-hmm. Pero hindi mawawala. Meron talagang ibang tao na super sensitive. Yes. Yes. So, paano yun? Naranasan mo na gano'n? Na parang mukha may na-offend? Oo. Maraming beses na, attorney. So, ano ginagawa mo? I have to say sorry. This is just work for us. Mm-hmm. You have to be apologetic sa bagay, pa sorry ka naman. Wala namang masamang mag-sorry ka. Diba? Mm-hmm. Kasi buhay ka pa. Hindi ka inaabangan sa kanto. Oh. Ano mag-alas na pikon? Ano mga topics usually yung nagiging punto ng pagkaasar? Ng pagkaasar. Yung syempre, alam mo naman, we are a culture na we are... We tend to make light sa looks. Ayaw. Yung medyo someone on the heavy side, yung malakas kumain. Yun. Ang kasama ko pa noon, si Eagle. Sinabi niyo pabalik-balik ng buffet table. Ano ba yun? Yung ba sinabi? Sinabi namin, kung naubos niyo na po yung lechon, nagalit. Nagalit yung babae yun. Nagalit. Eh, baka naman yung katotohanan kasi. Sa totoo naman. Binabantayan kaya namin. Oo, yung lechon. Hello? Diba pag party, binabantayan mo yan. Meron hindi kasi alam na kaming host, katabi lang namin siya. Kinuha lahat ng bato. Ayun pa naman gusto namin ni Eagle. Mas napikon. Oo. Hi. Ito naman ang tanong ko. Paano mo nagagawang magpatawa ng ibang tao? Kasi tao ka rin lang. Kung may problema ka. Yes, so, may problema ka, tapos mag-host ka. Paano mo nagagawa yun? Katulad nga ng sinabi ko, attorney, this is work. Okay. Eh, yung mga taong nanonood sa'yo, wala silang pakialam kung ano nangyayari sa buhay mo. Oo, di ba? They pay you yes. for a specific job, which is to make them laugh or to lead them mm-hmm. sa kung ikaw naman ang host. So, dapat, huwag mong ipasa sa kanila yung problema mo. Kasi just hindi na problema yun. Eh, no? Oo. When you're on stage, you have to transform. Mm-hmm. It's like you're acting. Okay. Oh, pag nasa entablado ka, di... Gawin yung trabaho. The show must go on. Oh. Even you, di ba, attorney, kayo naman, pag may mga kaso kayo, pag nasa korte kayo, hindi, walang pakialam yung mga... Kliyente, kung pinagdadaanan ka. Talaga. Paghiwalay ka sa asawa mo, wala silang pakialam doon. Ang pakialam nila, yung binabayaran kanila, which is, defend them, ako naman, my case, to entertain them. Oh. Mm-hmm. So, dapat ganun ang mindset mo. Pagpalik mo ng stage, dapat gawin mo yung trabaho mo. So, ano yun? Anong preparation mo bago ka sumampa sa stage? Meron ka, di ba iba may ceremonies? May mga vocalization, o may mga patingin-tingin sa salamin, may facial exercises. Meron ka ba lucky na gamit mo na bit-bit mo? Alam mo, hindi ko masyadong maniniwala. Ah, wala kang mga ganun. Oo, naman MPB, scientist. Oo. So, wala lang, sampa lang. CR lang, kasampa na. Hindi, yun nga, sinabi ko, yung siguro the day before the event, aralin mo muna yung tao mo. Aralin mo yung script mo. Nagpa-practice ka ba sa harap ng salamin? Ay, hindi. Never ko nagawa yun. Paano yun? Ano, impromptu? Pagpasok mo sa stage talagang kailangan. Ano na yan? Yung practice mo, kasi yun nga, nung nag-host ako sa isang sing-along bar, I used to host mga 4 or 5 times a week. Okay. So, ang time mo is from 7 p.m. hanggang 3 a.m. Minsan, maabot pa kami ng 5 a.m. Wow. Ang haba na ng practice mo lang yun. Ay, yun, I guess. So, yung in itself, yung pag-host, yun yung pondo yun mo. Yung practice mo. Okay. Ang preparation mo, kung ano yung sasabihin mo sa pag-host mo. Habaga. Yun ang inaaral ko. Tsaka kung, kasi hindi scripted eh, di ba? Hindi. Kasi ang pangit ang bagsak. Hindi swabe kung parang scripted siya. Marami na akong naging co-host, attorney. Nasanay silang TV host sila. Hindi ko rin mention kasi. TV host sila. Mm-hmm. So, sanay sila na may binabasang cue card. Oh, of course. Meron ganun. Prompter, teleprompter, so, yes. Medyo nahirapan sila pag mga impromptu na. So, ikaw. So, ibig sabihin, medyo mabilis dapat ang utak mo. Yeah. Pero kasi bawal dead air. Hindi pwede parang biglang awkward. Bigla mo na masasabihin mo. Hindi nag-play yung minus one. Hindi pumasok yung tinawag mong tao. Ay, meron kang filler dapat na sasabihin doon. Meron kasi kung compilation ng maski pa paano ng... Meron naman pong mga tinatawag na dekahon. Meron mga dekahon. Pero based on my experience, it's mostly impromptu. Kailangan. Oo. Dapat you're
you have to be very observant. Tingnan mo mga tao sa paligid mo kung ano nangyayari. Kung inubos nga yung lechon, yes. Sa kapagtawa na. Kailangan very sharp ka. Yes. Yes. Pati yung wit mo, very yes. Witty ka dapat. Kasi hindi kahon mo, minsan it doesn't apply to everybody. Mm-hmm. Oo, tama. So ano pa, medyo mahirap din yan talaga. Kasi talaga, ano, akala rin na madali lang. Na wala ka sa kondisyon eh. Di ba may times na medyo slow ang utak? Meron. Slow ang utak mo na parang hindi yung pick up mo mabilis. Yes. Lalo na, I'm sure, nag-host ka na meron kang sakit. Meron. May lagnat, may sipon, di ba? Bagong opera, attorney. Oh my God, bago. Masakit-sakit pa yung sugat. Yung appendectomy ko, kaka-opera ko lang. Eh, siyempre, nakapirma ka ng contract. Oo. Oh, oh. Lawyer. Matitegibles ka oh, doon. Oh. So, bago opera, pero iintahin mo yun. Oo, oh, bumalik ko sa ospital pagkatapos. Oh, wow, ang dedication. Yan talaga ang professionalism of Richard, Mr. Richard Villanueva. I don't wanna get sued. Tago kang humble. Oh. Anyway, ito, batiin ko lang. Sino ba to? Si Edgar Berber, ayos daw. Rene Segovia, pabati ng po. Sir Richard from Saudi. Hi! Oh. Joanne Machado. Hello, Richard. Sunny, Sunny Medina, po autograph classmate. Ayan, di ba? Classmate, mm-hmm. Get well soon, Sunny. Ayan, ang dami mong fans. Oh, talagang grabe. Supportive sa endeavors mo. Ay, tinatang ni Alex. Classmate, natanong na ni attorney kanina to. Attorney, you should ask Richard kung ano daw course sa... Ay, oo, alam ko na. Molecular biology. Thanks, wag, classmate. Wag na, nakakasira sa image mo. Nakakasira sa image mo. Hayaan na nilang malamang macho ka. Oh. Ano pa minsan sa buhay, di ba? Hindi naman, ano, yung to other people, mas nagmamatter yung brains. But to most people, actually, mas yung ano yung panlabas eh. Oh. Ewan ko, kung naramdaman mo yun. Ako ay, may nagmahal ba sa'yo dahil sa talino mo? It should be complimentary. Yes, diba? Diba? Mm. Katulad yun, dala, good looks. Tapos magaling pa chumika. What? Perfect. Ayan. Diba? Kasi sabi nga nila, medyo the world is harsh kasi people judge you in 10 seconds. That's true. It yeah. Just takes 10 seconds kahit para musikahan ka. Ilang beses mo naging don't judge a book by its cover. Well, yun ang nature ng tao. Eh, hindi naman kaagad nakikita ang talino eh. Oo. Mas kailangan kilalanin mo yung tao. Eh, yung looks, isang bulaga sa'yo, 10 seconds, yun na yun. Diba? Yun yung, lalo na sa ginagalawang mundo, showbiz, sa hosting. Diba? Parang, yes. Ay, imagine mo kung medyo masagwa yung mukha na nag-host. Parang hindi ganun kaganadong... Tama. Tama. Oh. Diba, kasi kaya ikaw nag-work on it. Kasi sabi, work on it, na you look good sa mga tao para maalingwala sa manang view nila. Pero that's so true, attorney. Ah. Some clients are very particular with, for example, if you are gay, may clause doon na you don't have to be openly gay. Ay, may ganunan. Meron. Kasi it damages the company. Ay, may kailangan, pwede kang bading, pero lalaki ka pa rin. Lalaki itsura mo, lalaki ano mo. Ano yan? 1970s pa? No, attorney. Grabe, may mga ganun pa pala. May mga ganun. Meron. Tapos, dapat maganda yung skin mo. Hindi ka pwedeng mataba. Paano naman kasi kunyari ang mag-host ka ng product na slimming product. Slimming product. Ang taba mo, di ba? Ah, oo. Meron, may mga ganun. Pero namang circumstances na dapat ganun talaga. Exactly. May ganun talaga, attorney. Oh, tapos, pero... I've also learned how to dress up okay. Sa mga corporate events. Kasi, before, kung anong ginagamit kong damit sa bar, kunyari mga the usual bar. Yung mga masisikip mong t-shirt. Oo, yung body fit na body t-shirt. Fit. Oh, yun ang sinusuot ko pag nag-host ako. Mm-hmm. Ngayon, yung manager ko si Dondon Monteverde, sabi niya, hindi pwede yan. Okay. You have to level up. Sabi niya, dapat mas mataas ka ng konti dun sa mga nanonood sa iyo. Kunyari, kung nakasuit sila, dapat nakasuit ka na mag-armani ka, mag-ganyan ka. Kasi, parang, yung look mo also helps. Yes, oo. Kasi nga eh, ganun, mapanghusga naman ng tao talaga So, yun ang, inaasahan ko nga, meron nga nakalagay sa Facebook page yung Ang Buhay at Batas, yung naka-ano ka lang, masando ka, nakulay po na. Sabi ko, gagawin mo, sando kaya ulit si Richard dito, makita mga muscles. Yung sando na yun, nag-model kami nun ng Dickies. Ah, kaya ka naka-sando. Hindi kami ni Troy. May model lang ka rin pala nun. Of course. Naku, grabe, napaka-versatile mo talaga. No, so, walk us through a day in your life. Ayan, it should be, ano. Okay. Morning, I usually wake up mga late. O kasi sabi mo, madaling morning. Araw yung late tapos. Morning. Mga before lunch, mga 10.
the first thing I do is toothbrush. Yeah. Mm-hmm. Tapos, I always eat my first meal with my family. Ah, talaga? Dahil importante sa iyong pamilya. Every day. With my, kasi my mom doesn't work anymore. Mm-hmm. Tapos my tita, yung sister ng mami ko lives with us. Mm-hmm. So talagang every day, mm-hmm, kailangan kasabay kami kumain. First meal. Ayan. Tapos noon, pag wala akong meeting, gym. Mm-hmm. Okay. Pag walang gym, konting practice ng kanta-kanta sa bahay, mm-hmm, mga bagong songs, mm-hmm, tapos shows gabi. Mm-hmm. Yun lang. Ganon. So parang, yung nga eh, naisip ko rin, so show sa gabi. Ay, so, syempre, dadaan ka sa mga doctors mo, skincare, ayan, ganyan, skin. Pero naisip ko nga, kasi since yung nag-show ka sa gabi, so parang ginaganaan ka pa bang gumimik? Alam mo yun, yung parang, di ba, may nightlife yung mga tao. So, ikaw, trabaho kasi, di ba, na-associate ang nightlife sa'yo. Do you still have time for that? Oo, kasi magkaiba naman yung ginagawa ko sa gimmick. Sa bagay naman. Trabaho yung isa. Ako naman si Richard. Sa bagay nga. Yung, kasi when you're working, merong stress factor. Oo. Whether you like it or not, whether it's enjoyable, merong stress factor because you have to give them what you're worth. Diba? What they're paying you. Oo. So, kailangan galingan mo. Diba? So, katulad nga na sinabi mo kanina, Atty, kasi hodang may sakit ka, kasi hodang may pinagdadaanan ka, kailangan galingan mo. Okay. So, hindi ka relax. So, gumigimik ka pa rin? Oo naman, Atty. Ano ka pa rin? Oo. Paminsan-minsan na lang, before kasi almost every night. Ngayon, pag may edad ka na, medyo hirap. Aray ko naman sa may edad. Ako naman, hindi, ako kasi ganun din nararamdaman ko. Pagkatapos sabihin maganda ka naman, sabihin may edad. May edad din naman ako. Huwag ka mag-alala. Pare-parehas tayo. Not twice or thrice. A month, ganyan lang. Ah, ganon. Pero ano bang hobby mo? Meron kang hobby? Aside from yung parang related sa singing. Aside from singing, aside from... Ang hobby ko lang, I work out, gym. Okay. Tapos, huwag niyo sabihin madrama, ha? Okay. Happy ako kapag nilalabas ko yung mami ko. Ah, okay. Naiyak ako kasi alam mo, may sakit kasi ngayon mami ko. Meron siyang gallstones eh. Oo. Happy ako yung, kunyari, may mga bagong restaurants. Ayun. Yun yung happiness ko. Kaya nga, nagkaroon ng gallstone dahil puro buffet kami. Ah, kaka-buffet. Dinadala ko siya sa mga pag... Like ngayon, meron bagong... Naku, dadalhin ko rin minsan bagong Korean restaurant yung merong cheese dip. Ah, may ganun. In Banawe, it's called Solgyupsal. Okay. Ang sarap. So, yun ang hilig mo. Talagang close na close ka sa mother mo. Sobrang close. Gusto ko kasama ko siya pag nag-grocery kami. Ah. Ako yung taga-tulak niya ng grocery. Ah, wow. Bakit ba? Mabait kang anak. Oy, nanay nyo yan. Minsan lang kayo magkakaroon ng nanay. Ay, naku, huwag ka rin ganyan. Ako nga kayo, namatay ng nanay kaya, last month. Oo, sorry. Kaya talagang intindihan ko yan. Buti nga ikaw, you're doing in the present what many people are regretting after their parents are gone. Kasi binibigyan mo ng oras. Diba? Hindi na nangyari sa akin kasi hindi ko nabigyan ng ganung time yung daddy ko. Ah. Yung daddy ko. So, binawi ko lahat dun sa nanay ko. Gusto ko masaya siya. Tama, di ba? Sa mga nakikinig kayo din, dyan. Yung mga nakikinig sa akin. So, ito lang ipaayaw ko talaga sa kanila. Talagang from the bottom of my heart. Love your mom. Ay, nako. Oo. Masasabi ko talaga yan. I speak from experience. Ayun pala, may mga greeters ka ulit dito. Joanne Masyado. Miss ka po na mga kantahan natin. Kita-kitsu. Ay, ito si ano, si Shirley Chan, ma'am. Ito po yung... Ayan, Shirley Chan. Dating presidente ng Filipino Association in Papua New Guinea. Yan ang partner ko kapag nagdadala kami ng mga malalaking artista doon sa Papua New Guinea. Hello po dyan. Hello, Ma'am Shirley Chan. So, ibig sabihin, nanu-abot tayo sa Papua New Guinea. Siguro nakita nila sa Facebook. Ayan, napapanood nila. And yung ano ngayon, attorney, yung what's this, APEC will happen in Papua New Guinea. Talaga? Alin, di ba ako nakapunta dyan? Para bang Pilipinas? Ayan, ako. Mayayaman po mga Pilipino dyan. Talaga? Sobrang yayaman ang mga Pilipino. Ganun ah. They're all bosses. Kasi sabi ko nga, alam ko yung Papua New Guinea, parang third world country. It's a third world country, but ang daming natural resources. Yeah, may gold, merong natural oil, logs. Saka nakwento mo nga, di ba? Either mahirap ka or mayaman. Parang... kakaunti or maliit ang middle class. Yes. Wala talaga halos middle class. Ang hirap naman nun. Ang hirap akyatin. Diba? Tapos, attorney, yung mga Filipino doon, ulitin ko lang po, they are bosses. They own their own companies. Parang presidente ng isang kumpanya. Okay. So, tayo ang boss doon. Tayo ang mga boss doon sa Papua New Guinea. Diba? Pagdating mo doon. Kaya if you're from Papua New Guinea, ang mga Filipino doon,
nasa upper class. So mataas ang pagtingin nila sa atin doon. Mataas, diba? Sobra. Kasi paminsan, alam mo, ramdam mo sa ibang bansa, paminsan, yes, ang baba ng tingin sa'yo, yes, bilang Pilipino, pero doon, mataas. Iba. Iba. Kasi, travel destination. Yes. Papunta nga dyan, pero mainit to, no? Hindi naman ganun kainit, attorney. Tropical. It's a tropical country, like the Philippines, less humid. Mm-hmm. Ayun. Ito pala si Bonsa, Eunice De Guia. I love my mom. At sino ba to? Si Sari. Daya Cartagena. Go Sir Richard pa, shout out. Ay, mga singers yan. Mga singers pala yan. O ito naman, hindi pwedeng matapos ang show. Eh, speaking of singers, eh, singer ka. Baka pwede man makami sample dyan. Oh, wala namang minus one. May minus one pa mga yan. Isang verse lang. Ano ba favorite song mo? Kahit ano lang, ano bang ano mo, yung panlaban mo. Mm-hmm. Yung pyesa mo. Hello. Ayan. Isang verse na para masampulan naman ng ating mga tagapakinig. Yeah. Ang walang kakupas-kupas na boses ni Mr. Richard Villanueva. Tell me your name, I want to know the way it looks and where you go. I need to see his face, I need to understand why you and I came to an end. I let you go, I let you fly. Why do I keep on asking why? I let you go now that I've found. Wow, naman! Para pa-Miss Saigon ng mga... Dapat sa Broadway, Broadway. Ba yung pinasok ng Broadway, Broadway na ganyan? Sa boses na ganyan. Ako, gusto ko talaga mag-Broadway. Eh, hanggang Maynila lang. Broadway lang dyan sa... Broadway Centrum. Sir Ray Ramirez. Ayan, ang ganda ng boses, no? Sobra, ang laki-laki pa ng boses. Naku, may iba pang malaki. Shoes! O, oh, diba? Talagang, imagine mo, talagang kung narinig mo ganyang boses sa isang singalong. Ay, parang naghihingalo ka sa makakarinig ka ng ganyang boses. Parang sinusundo ka. Nakaloka, diba? Oh, diba? Baka mapanaginipan pa yan, mamaya, Richard. Ayan. Pero ito naman, ano ko lang, ano ba ang mga naging paghamon mo sa iyong profesyon? Bilang host, bilang comedian, singer, comedian. Oo, ano mga na-encounter mo, marami. Challenges dyan? Napakarami. Mm. First of all, nung time namin talaga, like what I said before, walang kalaban. Okay. Very limited. Wala sila vice, walang ganyan. Mm. Wala. Kami lang talaga. Mm-mm. So lahat ng mga events sa akin bumabagsak, especially for corporate kasi kailangan marunong ako mag-English. Ayan. Mm-hmm. Sorry, requirement yon sa corporate. Sa corporate, oo. Marunong ka mag-English. Hindi pwedeng Tagalog because may mga foreigners. Yes, oo. So, nang dumating na yung maraming kalaban, slowly, humina yung events. Mm-hmm, of course. Hindi naman siya, they think na parang everyday is ano, Christmas Day. Hindi ganoon. Meron din mga lean seasons, yes, to. Na talagang sometimes talagang zero. Wala ka talagang pagkuhanan ng budget. Kasi hindi ito 9-to-5 job. So, hindi, yes, constant sabihin, yes, mo na may maasahan ka every quincenas. Exactly. So, you have to reinvent yourself every time. Okay. Hindi pwedeng ma-stuck ka lang dito sa ganitong character mo. Yun nga, minsan kasi nag-host ako, minsan kumakanta ako, minsan, okay, nagpapatawa ako, minsan nagbabanda ako. Okay. So lahat, minsan nagpo-produce ako, yun nga pala, kalimutan ko. Oh. Yun pala na role money maker ko, ay produce shows. Producer. Producer. Natin doon. Producer, host, producer, singer, comedian. And also, I bring shows, not only to Papua New Guinea, to Japan, to Hong Kong. Yeah. Concerts. Concerts. They buy the whole show from me. Mm-hmm. Tapos sila nag-market doon sa country nila. So yung pati concept ng show, ikaw, yes, gumagawa nun. Everything. Line up, sino mga performers. Yes. Ano ko doon, subject to approval pa rin yun. Yes. So. Kasi ang maganda, mga Pilipino, kalat-kalat na rin sa buong mundo, eh. Yes. And some countries, wala silang TFC, wala silang GMA. So, oo. So kailangan mo talagang dalhin doon. Napapanood lang nila sa internet. Yung, oo nga, tama. So, yan ang inaano mo ngayon. Yes. So, ang maganda dyan, ano ka eh, versatile? Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi yung parang ito lang. Ang suggestion mo ba, hindi yung ito lang ang gagawin? Mako-host ka. Kailangan meron ka pang iba pang mga ginagawa. Kahit naman sa anong job, I think, you have to have a backup plan. Hindi pwedeng ito lang. Mm-hmm. Kasi in order for you to support your family, hindi pwedeng isa lang paging source of income mo.
Okay, so kailangan talagang... So that means rin, kailangan masipag ka. Masipag ka. Hindi porket malakas ka ngayon, eh medyo humihiga ka na sa pera, uh-huh, hindi ka na masyado magsisikap. Ay, never naman ako humihiga sa pera. Yung ba yun? Hindi, di ba? Kasi paminsan din yun yung ano sa, yung mga sa lina mo, sa entertainment. Yes. Lalo na to, ang entertainment, kasi ang lifespan ng entertainment, medyo... Oo nga. Parang, di ba, masyadong, kasi syempre, palagi napapalitan ulit ng mga bata. Yes. Mas bata. Exactly. Magsawa. Exactly. They need new things every time. Kung ngayon, matini-idol ka, mm-hmm, tomorrow, ano ka na lang, second lead, oo, tapos okay, darating pa noon, extra ka lang. Ayun, di ba? So, how, so dapat, meron ka ibang source of income. Or ayun, you're able to transform yourself. Like, yes, ikaw, you exactly. Produce. I produce. Mm-hmm. Ayun. So magandang advice yan, no? Kasi, syempre. Huwag po tayo mag-concentrate sa isang ano lang, pagkakitaan. Mm-hmm. And kaya naman eh. Kaya natin. Mm-hmm. Imposibleng hindi natin kaya. Kaya yun natin. Yan. Ikaw nga, di ba? I mean, iba yung background mo. Imagine. Molecular biology. So, ang layo. Ang layo. Ay, Jerry, katama. Wala kang background na ano, ano. Showbiz. It means showbiz. Relative. In the family? Ako, wala. Wala. So, self-made ka talaga. Self-made. So, parang wala lahat ako na ano mo yan through your own network, yes, through your own talagang... Oh. The story of Richard is very inspiring kasi no showbiz. Kasi tayo, paminsan na isip natin, kailangan meron kang kilala backer doon eh. Meron kang backer never para mapasok mo yung mundo na yan, di ba? Ikaw on the merits. Wala. Kasi nga rin naman, kung meron kang talent, meron kang skill, mm-hmm, nagpe-prepare yes ka, masipag ka, yan yung mga formula eh, mm-hmm, di ba? Masipag siya ka, know your job. What do you mean by know your job? No, no, what you need to do. Ayun. So it's not enough na magaling kang kumanta. Okay, ay, no, ka na. No, 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 no. Alam mo yung pagkanta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 songs, okay ka pa. Pero on the 6th song, mabubore na yung mga tao. Ano pang, what else can you offer to make mm-hmm them stay? Sa bagay. Diba? There has to be a connection between you and the audience. Hindi pwedeng kanta ka lang ng kanta kasi maparinig mo naman yun sa radyo eh. Oo. Sa actual performance where you are getting paid, mm-hmm, you need to entertain them. And you can't, hindi naman, you cannot entertain them by singing alone. Diba? Okay. Kailangan meron kang iba pang i-offer sa kanila. Parang, let them travel to your world. Dali mo sila sa mundo mo. Paano kung, I'm sure meron ka na na-meet na talent na magaling kumanta, pero walang PR. Ay, marami. So, anong solusyon sa ganyan? Kasi baka may iba sa nakikinig dito, magaling sila kumanta. Pero mahihiyain. Yung parang magaling na kumanta, pero pag binitawan na yung microphone, hindi na alam ko anong gagawin. Anong magandang suggestion mo sa mga ganun tao? Alam mo, marami mga sikat na singer na ganyan. Ah, talaga? Marami. You'll be surprised. Na parang, I don't know if ito talaga yung character nila or this is a way. Mm-hmm. Para dun sa mga sikat na yun para ma-preserve yung totoo nilang buhay. Okay. Pero ang payo ko dun sa mga starting pa lang na ganyan, part of your job is PR. Mm. Hindi pwedeng kumanta ka lang pagbaba mo ng stage. Wala na. Hindi eh. Alam mo yung mundo mo, pagbaba mo ng stage, andun pa din yung trabaho mo. Mm. You need to connect with your audience. Ayun, oo. Kasi, paano yun eh, di ba? May mga dinig akong mga chismis, may mga suplada. Ay. Talaga, na parang hindi naman sila... Blind item ba ito? Ayun. Diba blind item na ba tayo? Di ba may gano'n, na parang akala mo mabait, sweet-sweet, pero mm-hmm, sa totoong buhay, talagang hindi gano'n. Hindi nila nature meron yun. Maraming gano'n, no? Ako, yung iba dyan, recently lang na-experience ko. Ah, talaga? Oh. Meron iba, primadonna, di ba? Hagi nga mo na masabi yung totoong name. Malaki na. Kinabahan ka ba? Baka akala nyo, siya lang, kaaway ko pa naman. Okay, mga nakikinig. Oo. But ikaw, gano'n ka ba? Di ba may iba kasi parang kailangan, may dressing room ako, kailangan, meron akong, alalay, ba, lahat. Di ba hindi pa naman gano'n kasi ako dumating sa status na kaya ko na mag-demand ng gano'n. Humble mo. Hindi, honestly. Pero may mga nakita akong ganun na sometimes they do that talaga because gusto nilang magkaroon ng konting privacy kasi syempre masyado nang open yung buhay nila mm-hmm sa lahat ng tao. Mm-hmm. Sometimes yun lang, hindi mo sila mabiblame, attorney, mm-hmm, promise. Yung konting spasyo, okay, kailangan nila yun minsan. Let's be a little understanding.
doon sa namingin ng privacy. Merong ano, merong mga suplada talaga, ng mga evil talaga. Pero I think, meron talagang kailangan lang ng konting space sa sarili. Kunyari, katulad doon. Siguro sa kanila, yes, attorney. For example, meron tayong hindi alam, may pinagdadaanan pala sila. Oh, yun. Tapos kailangan nilang yung konting lugar na yun para i-sort out yung problema nila bago sila pumalit ng stage. Doon. Oo. Bigyan din natin sa kanila. Sa bagay nga naman, imagine ko, para if you put yourself in their shoes, kumakain ka, susubo ka na ng kanin. Exactly. Eh diba, tapos biglang hihilain ka para picture. Hindi sa suplada ka, pero nakapasok na sa bibig mo yung kanin. Hindi ka basta-basta, kumbaga, or gutom na gutom ka, diba, may ganun. So, medyo mahirap din ang buhay sa entertainment. Mahirap. No? Kasi parang hindi mo pag-aari ang sarili mo, pag-aari ka rin ng tao eh. Kasi you also serve to please and entertain the public. Yes, that's so true. Trade-off yan. Yan ang trade-off. For being famous, yes. Of course, it's not, hindi lang one-sided yan. For being famous, mayroong konting invasion ng privacy to the point na minsan, kung gusto mo magsarili, hindi mo magawa. Kasi you're very right. Private. Tama po yun, attorney. Alam mo, sarap-sarap ng kwentuhan natin, pero talagang, iba talaga pag masarap ang kwentuhan, napakabilis ang oras. Oh, bilis, na. Mag-1:30 na po. At bago po tayo magtapos, baka pwede mong bigyan ng message ang ating mga listeners, mga upcoming shows more, kung ano mga sino gusto mong batiin. Ayun, upcoming shows, I'll be hosting the launch, the first year anniversary of Mayoni. It's a new skin product on September 9 at Fairmont Hotel. Mm-hmm. This coming September 9 is Sunday yata. Okay. Sunday. Tapos on the 22nd, the anniversary of the Philippine Institute of Interior Designers at the Manila Hotel. On September. Okay. Maraming pang ibang shows, kaya lang mga private na iba. Mga birthday, ganyan. Binyag, liping. Lahat. The works talagang ano. But if they want to catch you, to reach you, contact you, how can they do that? I have a manager now, si Don Don Monteverde for bookings. But you can message me sa Facebook, Richard Villanueva. Naka-hide naman yun. Naka-hide naman. Kaya, okay. De, joke lang. No, may manager ka pala. Dumiretso ako sa'yo. Hindi, wala naman yun. Ang bait-bait noon. Si Don Don is the son of Mother Lily. Sila yung nag-produce ng ano, ng by bust. Ano ba sis? Ayan na naman ako sa pangalan. Very poor with names talaga. Parehas tayo dyan. Ann Curtis. Kay Ann Curtis, saka kay, who's this bodybuilder? Si Brandon Vera, directed by Eric Matty. Kami humahawak na ng mga kasong bybas. Iba-iba yung linya namin. We thank you, attorney, for having me. We should thank you. Ang saya-saya kang kasama as usual. Thank you, and of course, good luck. I'm sure talaga susosyal ng mga shows mo at ang yayaman ng mga kaibigan mo. Swerte nga ako, alam mo. Swerte-swerte mo. Ang gagaan ang loob ko sa mga barkada kong yan. Yayaman. Alright, thank you so much. Thank you very much. Sa mga nanonood, nakinig sa ating show ngayon, sana nag-enjoy kayo. Huwag mong kayong mag-alala tuwing Martes, 12:30 to 1:30 noon, nandito po kami. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Karlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas! Radio Bandido, 8:10 The views and comments of the hosts and guests are not necessarily